Hello mga kapapang, welcome back to my channel. So for today's vlog, bali papakita ko sa inyo yung kung paano mag-organize si Papang Pugi ng mga displayhan ng chinilas. Kasi kanina kasi nakita ko yung displayhan ng chinilas namin na medyo hindi siya organized. So naisip-isipan ko na bumili ng show rack, i-convert ko siya para displayhan ng mga chinilas. Sobrang hindi organized, sobrang pangit tingnan. Hindi siya talaga kahit ano-ano yung mga pwesto ng mga chinilas. Kaya napag-isipan ni Papang Pugi na bumili ng show rack. Ngayon lang naisipan ni Papang Pugi, ngayon lang talaga na bumili ng show rack. Kaya bumili ako ng show rack. Ito. Yung show rack na to, ito po yung gagawin nating displayhan para sa mga lahat ng mga chinilas natin. Okay? So bago tayo mag-display ng chinilas natin, i-assemble muna natin siya. Okay? Alam niyo naman si Papang Pugi, mabilis talaga sa mga pag-iisip ng mga ganyan. Kaya let's go. Assemble na natin. Yan. Ito po mga kapapang yung ano niya, may kasama siyang dalawang tenga. Yan. So i-assemble na natin. Tara. So, una, lagyan natin siya ng base. Ito po yung mga paa niya para hindi siya nakalapat sa lupa. Ayan. Lagyan natin siya ng paa. And then ilalagay na natin yung pillar niya or yung mga brace niya. Ayan mga kapapang, bali yung mga ano kasi dito, yung ibang mga displayhan, iniisipan ko pa kung paano mo pagandahin. Ito part sa beautification sa store ni Papang Pugi ito. Kaya yung mga displayhan na iniisip ni Papang Pugi pagka medyo messy tingnan, medyo hindi siya organized tingnan, papalitan ko agad yan. So, yung una kong nakita, itong ano natin, yung displayhan ng mga chinelas. Nakita nyo naman kanina, masyado siyang, ano, masyado siyang messy, diba? May karton pa, nakalagay sa karton. Tapos yung iba, naka-ano lang. Hindi masyado makita yung beauty ng mga chinelas. Kasi yung iba kasi, pagka tumitingin sa mga chinelas, tinitingnan yung mga design niya. Hindi naman sa mga brand kasi, syempre, mga hindi naman branded yung mga chinelas natin. So, usually, yung mga customer natin, yung mga tumer natin, tinitingnan nila talaga yung design ng chinelas. Kung malambot ba or hindi. So, dapat naka-display ng maayos. Yan. Okay?
So ayan, bali matuto tayong mag-ano ng mga magagandang paraan kung paano natin ayusin yung mga display natin. So ayan, meron na tayong magandang displayhan ng mga chinilas natin. So try natin mag-display ng chinilas ngayon kung ano ba yung difference, kung doon ba sa dating displayhan na medyo hindi masyadong maganda tingnan or dito sa bagong technique ni Papang Pogi. So tara, lalagay na natin. So ayan mga kapapang, nakikita nyo naman ang ganda-ganda na napagka-display, di ba? Dati akong dicer eh, kaya kuha-kuha ko talaga yung mga displayhan ng mga chinilas, yung mga ini-itcha mula sa taas pa pa baba, sangang size 11, itcha rin sa baba, di ba? So ayan lang po yung ano ko, gwapong-gwapo na siya. Wala akong masabi, kundi ang gwapo-gwapo ko. So yun lang po mga kapapang. Maraming salamat sa pagbisita sa munting bahay ko. Maraming salamat. Sana nagkaroon kayo ng konting ideas sa mga displayhan, mga pampuging displayhan ni Papang Pogi Vlogs. And yan lang po. Peace.